Kamusta po at isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga minamahal namin kapatid kay Kristo. At ganoon din naman sa lahat po ng naabot ng ating programa na ang tinig ng tunay na iglesia. Welcome po sa ating live broadcast sa gabing ito sa layunin na muli po ay matalakay natin ang aralin na itinalaga ng Diyos sa nadaang araw ng Sabat. At bago tayo magpatuloy, una sa lahat ay pinapasalamatan natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pagkakataon na pinagkaloob niya sa atin sa gabing ito upang siya ay ating mapaglingkuran sa pamagitan ng kanyang programang ito na ang tinig ng tunay na iglesia. Samahan niya tayo pangunahan upang tayo patuloy na matuto, maging daan sa tuwina ang mga karunungan buhat sa kanya na ating napagkasalusaluhan at tanggap upang tayo na mga inilagay ng Diyos ito sa kanyang iglesia ay patuloy na magsitibay at ganoon din naman sa mga tao na hindi pa kabilang sa iglesyang ito ay maging daan para sa kanilang pagkatamo ng mga katotohanan ng karunungan na siyang daan din naman para sa kanilang pagkaligtas. Sa gabing ito, ang ating oras ay alas 8:19 ng gabi at kami po ay umihingi ng pamanhin sapagkat medyo naantalang ating pagsimula dahilan sa ilang mga adjustment. Ang ating pong petsa sa kasalukuyan ay Disyembre 16, 2023. At makasama niyo po sa gabing ito ang yung lingkod, Brother Roger Astillero. Live po tayo dito sa Taytay Rizal o mula dito sa Taytay Rizal. At makasama natin ngayong gabi si Brother William Clerigong, ating church elder sa Imus Cavite. At ganoon din naman si Brother Jeremiah Maybuena, ating church elder dito sa Taytay Rizal. At makasama rin natin ang mga aktibong kapatiran na sina Brother Bon Kenneth Rayos at ganoon din naman si Brother Kid Cabales na kasalukuyan na nandito sa Luzon, no? Nandito sa Taytay Rizal. At bago natin marinig ang pagbati mula sa kanila, siyempre una sa lahat ay binabati ko kayo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesucristo sa lahat ng kapatid natin sa pananampalataya at maging sa sinuman na naabot ng ating programa at maabot pa, maging ang mga tao na hindi pa po kabilang dito sa Iglesia ng Diyos. Siyempre pa binabati natin ang mga magigiting at minamahal natin kasama sa gawain ng Panginoon mula dito sa Luzon, Visayas at ganoon din naman sa Mindanao. At patuloy namin dalangin ang pagbibigay sa atin ng Diyos ng mga biyaya na kailangan natin sa araw-araw upang tayo ay patuloy na makaganap sa mga tungkulin po na iniatang niya sa ating mga balikat. Ngayon naman ay nais ko na ibigay sa inyo si Brother, unahin ko si Brother sa pinakamalayo muna ako sa Mindanao, ano? Nakasalukuyan na dito sa Taytay Rizal. Unahin natin si Brother Kid Cabanes, ano, para sa kanyang mga pagbati at pangumusta. Brother Kid, go ahead. Yes, hello po. Hello, Pastor Roger. Salamat po. Unang-una, thank you po sa opportunity na binigay sa atin ng May Kapal, no? Na nagkaroon tayo ulit ng panahon ngayon sa pag-broadcast. At salamat sa host natin, si Pastor Roger. Binabati ko lang po yung mga ano kapatiran natin dyan sa Mindanao, lalo na sa ano dyan sa congregation ko sa Pagadian City, sa Kumalarang, tapos sa Bugayo. So marami tayong mga kapatiran dyan. So binabati ko po ng magandang gabi sa inyo. Sana po nasa mabuting kalagayan tayong lahat. At hindi lang po sa Mindanao, pati na din po sa ibang dako ng mundo, no? Sa kasali na yung Bisaya sa kasalusun doon. So maraming salamat po. Ulitin ko po. Thank you. At sana nasa mabuting kalagayan tayo.
At hindi ko na po tatasin yung mga pagbabati ko po at isa sa uli ko po sa ating host. Salamat. Maraming salamat, Brother Kid Cabanes. Narinig po natin ang kanyang pagbati, pangmusta. Ngayon naman ipakinggan natin si Brother Bon Kenneth Rayo sa kanyang mga pagbati at pangmusta. Go ahead, Brother Kenneth. Maraming salamat po, Pastor Roger, sa pag-welcome sa pagbati sa ating mga kapatid. Hello, mga minamahal kong kapatid. Pagbati sa pangalan ng Panginoong Kristo na isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa mga kapatid, kapwa kapatid sa pananampalataya, belated, happy Sabbath po, mga kapatid. At ganoon din sa ating mga mabubuting manggagawa, Luzon, Visayas, Mindanao. At ganoon din po sa karating bansa. Good day to all brethren, the church around the world. Napaka very interesting ng topic natin is about the fate of the wealthy. So, alin at pakinggan natin na marami tayong matutunan ng mga salita ng Diyos na makapagtatamo sa atin ng kaligtasan patungo sa buhay na walang gan. Alin na po ay anyanyahan ko kayo na patuloy kayong makinig sa mga gawaan na ito. Kaya nga, huwag natin sayangin yung pagkakataon kung ating mga, kung sino man dyan, mga kapatid sa iglesia, may share nyo sa page, kahit pa paano sa inyong, ano, sa inyong timeline, mga kapatid, kasi napakalaki ng pagtulong sa gawain ito. Hindi naman sa ating sarili lang to, kundi sa paglilingkod sa espiritu at katotohanan. Kaya nga, huwag natin sayangin panahon, don't waste your time. It's time to preach the truth, the gospel of Christ, even if only one to accept it. Kahit isa lang, okay, basta mangaral tayo ng tunay na ebanghelyo. Balik po tayo, balik po sa inyo, Pastor Roger. Maraming salamat, Brother Bon Kenneth Rayo, sa iyong mga pagbati at pangmusta. Sunod natin ang ating church elder sa Tete Rizal, Brother Jeremiah Maybuena. Go ahead, Brother Jeremiah. Maraming salamat, Pastor Roger, no, sa bigay sa akin ng panahon. Una, nabati natin ang lahat ating mga tagasubaybay at ating mga kapatiran na sumubaybay ngayong gabi sa ating gagawin ng broadcast sa ating lesson. Kanina ngayon, ating re-review naman ito. Nabati ko kayong magandang gabi. Lalo na sa ating mga ministro na sumubaybay din sa ating isa sa gawa ngayong gabi. Lahat ng ating mga inabot nitong ating broadcast, lahat ng mga hindi pa mananampalataya kay Kristo, sana sa gabing ito ay makapulot kayo ng mga puting aral na mula sa banal na kasulatan na nagpatotoo na ito yung tunay na ating dinidiscuss ngayon. Maraming salamat muli. Babalik siya ulit. Maraming salamat, Brother Jeremias Maybuena. At pakinggan naman natin ngayon ang pagbati mula sa ating church elder sa Ibas Cavite na si Brother William Clerigo na nakasama natin ngayon sa Sabat dito sa Tia Rizal. At kasalukuyang pananariyan ngayon sa ating congregation. Go ahead, Brother William. Maraming salamat, Pastor. At magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid, mga ginigiliw na taga-subaybay ng ating programa. Isang malaking karangalan na sa gabing ito ay narito ako sa ating local congregation dito sa Taytay Rizal at kapiling ko ngayon itong tatlo nating mga kapatid. At sa gabi pong ito, mga kapatid, ay welcome namin kayo muli sa ating programa na ang Tinig ng Tunay na Iglesia. At sabi nga ni Brother Kenneth, ay napaka-interesting na pag-uusapan natin sa gabing ito. Nawa ang bawat isa sa atin ay handang-handa na upang tanggapin ang mga pagkain pang-espiritual na kung saan ay ating pagsasaluhan sa gabing ito. Mga pangamusta sa inyong lahat mula dito sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao at maging sa ating mga kapatiran na sa Batbandako ng mundo. At ganun din sa ating mga magigiting at mahal na mga manggagawa sa buong Pilipinas at sa ating mga manggagawa na nasa ibang bansa. At yun lamang, Pastor, ibabalik ko na po sa inyo. Maraming salamat, Brother William Clerigo, ating pong church elder dyan sa Imus, Cavite. Narinig po natin ang kanilang mga pagbati at pagkumusta. At bago po tayo magpatuloy sa unahan, tayo po muna ay magsagawa ng isang pambungad na panalangin na pangunahan po sa atin ni Brother William. Go ahead, Brother William. Panginoon naming Ama na nasa tasa ng mga langit, makapangyarihan sa lahat, amin kayong pinupuri.
Amin po kayong pinasasalamatan. Amin po kayong sinasamba, Panginoon ng Ama. Maraming maraming salamat po sa pagkataong ito na narito muli ang inyong mga abang lingkod upang ihayag ang inyong mga salita sa pamamagitan ng programang ito. Panginoon ng Ama, kayo po ang manguna sa amin. Isilid niyo po ang inyong mga salita sa aming mga bibig. At isangkap po ang bawat isa sa amin ng iyong mga biyaya sa gabing ito, mga biyayang pang-espiritual. Kami po, Panginoon ng Ama, ay nanalangin sa inyo, lumalapit sa inyo na ang mga salita na aming iyahayag sa gabing ito ay matanggap nawa ng mga tao na nangangailangan nito sa iyong mga banal sa buong mundo upang sa ikakatibay nila, ikakasigasig, ikakadagdag ng kaalaman at ganoon din po sa mga tao na naghahanap pa lamang ng katotohanan na sila po ay masumpungan ng katotohanan na hinahanap nila. Tanggapin kayo at makabahagi sa kawang ito na inyong pinangakuan ng kaligtasan. Pagtibayin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon ng Ama, habang kami po ay naghahantay sa inyong itinakdang araw, pagbalik na inyong bugtong na anak na si Panginoon sa Kristo, upang ang bawat isa sa amin na masumpungan na karapat-dapat at nagpapatuloy hanggang sa wakas ay may gawad ang pangako na sa buhay na walang hanggan at pagtahan sa karian na inyong hinihanda sa amin buhat pa ng itatag ang sanglibutan. Panginoon ng Ama, sa gabi pong ito, nanalangin po kami na kung saan ang lahat ng aming mga kapatiran na nangangailangan ng tulong kagalingan ay hipuin niyo po na inyong makapangyarihang kamay. Kayo po ang nakakilala sa bawat isa na nangangailangan ng tulong kagalingan sa mga kapatiran, sa aming mga mahal sa buhay, at ganoon din po sa mga kabataan. Mula sa inyong punong luklukan, Panginoon ng Ama, ay nagpapalos niyo po at nalalaman niyo po ang lahat. Kaya kami po itinataas sa inyo pagkaloob ang kagalingan sa kanila. At Panginoon ng Ama, sa tuwi na ang inyo pong mga anak ay gamitin niyo pong isang kapakipakinabang na kasangkapan upang may palaganap ang inyong salita sa buong mundo upang ang mga tao na kung saan ay nasaan yung kadiliman pa lamang ay makalaya at mapunta sa kaliwanagan. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin ay isang halimbawa, hindi lamang po sa aming pananalita, bagpo sa aming mga kilos at gawa. At magsisilbi kaming ilaw, uwasin sa sanglibutan ito na kung saan ilaw na tumatanglaw sa gitna ng kadiliman. Panginoon ng Ama, nawa po marami pang mga kaluluwa na inyong tawagin upang sa gayon sa inyong tinakdang araw ay kami pong lahat ay sama-sama nasa salubong sa inyo sa langit ng mga alabaan. Ipagkalob na sa amin ang aming mga pangailangan sa araw-araw at ang lahat ng inyong kalooban pa sa bawat isa sa amin ay ipagkalob niyo rin po sa amin. Ang lahat ng ito ay aming inihiling sa inyo na inaasahan matanggap ang kasagutan sa pamagitan lamang niyong bugtong na anak na si Pinoso Kristo namin Panginoon at tapagligtas. Amen. Amen. Muli po ay isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga minamahal namin kapatid kay Kristo. Narating sa mga kapatiran natin na narito na at nakatune in sa ating live broadcast. Maraming salamat sa patuloy na pag-tune in at pag-suporta sa ating programa. At bago tayo magpatuloy, pinapaabot po natin sa lahat ng ating mga taga-subaybay na ang programang ito ng Tinig ng Tunay na Iglesia na ginaganapan po ng inyong mga lingkod ay pinapangunahan ng The Church of God Sanctified Apostolic ng ating pumpunong tanggapan dito sa Pilipinas ay matagpuan sa number 49, Bulacau, Pardo, Cebu City. At ito rin naman po ay pinapangunahan ng The Church of God Seventh Day. Ng ating pong pangdigdigan tanggapan ay matatagpuan naman sa Salem, West Virginia, USA. At ang ating pong araw ng pagsamba ay every Saturday. Ikapitong araw, alinsunod po sa utos ng Diyos at alinsunod sa nakasulat sa banal na kasulatan. Sa mga tao po na gusto na makadalo sa ating mga pagtitipon, ay mangyari lamang po na kayo ay magpadala sa amin ng mensahe sa pamagitan ng message button po ng page na ito o kaya naman sa ating comment section at upang kayo po ay mag-aid namin sa mga location or congregation area na pinakamalapit po sa inyo. At kayo po ay patuloy na maaari na makibahagi sa ating programa sa pamagitan ng pagpadala sa amin ng inyong mga mensahe. Pagbati, ano po? Tanong, kung may mga karagdagang tanong patungkol sa mga paksa o lesson na tinatalakay natin
At kung kayo rin naman ay may mga topic or paksa na gusto na matalakay natin sa ating live broadcast, lalo tigit kapag ka-araw ng Linggo, ay huwag po kayo magdalawang isip na ito ipaabot sa amin at alisunod po sa biyaya. At sa kalooban ng Diyos ay atin po yung madidiscuss dito sa ating programa. At higit sa lahat, kayo po ay maaari na makibahagi sa ating programa sa pamagitan ng pagpapadala sa amin ng sa inyong pagbati, mensahe, at sa pamagitan ng pag-share ng ating mga live broadcast upang maabot po ang iyong pang mga tao na hindi pa kabilang dito sa Iglesia ng Diyos at maaari pa na magkaroon ng tsansa na marinig ang Ebanghelyo ng Kaligtasan para katulad natin ay makapanghawakan din sila sa buhay na walang hanggan. So bago tayo magpatuloy sa pagtalakay ng aralin na muli ay ating pag-uusapan o talakayin sa gabing ito, ay babasahin muna natin pansamantala ang ilang mga mensahe na narito sa ating screen. Ano? From Brother Antonio Clintino, from Laguna ito, si Brother Antonio, from Calawan, Laguna, Sister Glenda, ano? Sa buong pamilya, sabi niya, I love Church of God. Amen. At ganoon din po, syempre, ang pag-ibig ng Panginoon sa inyo. Ano? Sabi na po, ang pag-ingat, paggabay, pagpapala ng Panginoon ay sumayin niyo po. At see you, Laguna, Britain, this coming December 23, ano, magsama-sama po tayo dyan sa Calawan, Laguna, sa paglilingkod sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nasa YouTube siya. Sa YouTube, naka-tune in si Brother Antonio Tolentino. ito naman, naka-tune in din sa account niya sa ating Facebook account. Sabi niya, magandang gabi po sa lahat. Happy Sabbath po. Ayan. Magandang gabi rin po at maraming salamat. Muli, isa pang tune in na Brother Antonio sa buong pamilya. Sister Glenda, ano? At sa husband, ano? Kay Brother Tony. Ayan. Summary natin, Brother Kid, kaya basahin, brother? From Brother Dens Deborah Tipay. Go ahead. Brother Dens Deborah Tipay, magandang gabi po. So, sinabi po niya dito, magandang gabi po. Happy Sabbath po. So, happy Sabbath din po sa inyo dyan. Brother Dens Deborah Tipay. Magandang gabi. Salamat. Maraming salamat, brother, at magandang gabi. Ingat ka kung saan ka man ngayon naroon. Ano? Si Ferrer, itong si Brother Dens Deborah Tipay. At kasama natin ang ating napaka-active din naman na kapatid from Muta, Cebu, Nueva Vizcaya. Ano? Pakibasa po, Brother William, paminsahin ni Sir Jemima. Ang sabi ni Sister Jemima Vadel Elarde, maayong gabi kaninyong tanan, Pastor Roger, Elder William, Elder Jeremiah, Brad Ken, and Brad Kid. Og sa tanang kaigsuuna nato sa nagkalainlaing kongregasyon, ang Ginoo, magapanalangin kanatong tanan. Daghan kayong salamat, Sister Jemima Vadil Ilarde. So, nigawas ang gift of thank. Si Sister Jemima Vadil Ilarde ay isang Ilocana at nakakapagsalita siya ng Tagalog. At fluent din siya ngayon sa Cebuano, o sa Bisayan dialect. No? So, nakaka-amaze sa mga kapatid. Maraming salamat, Sister Jemima Vadil Ilarde, sa pag-tune in at pagpapabot ng iyong mapagbati. Ganon din sa amin, ay aming pong pinapabot ang iyong mapagbati sa inyo dyan sa Muta, Cebu, Nueva Vizcaya, sa lahat ng ating mga kapatiran dyan. Kay Brother Hernando Vadil, na ating local church elder. Kay Brother Junard Vadil, na ating minister's helper dyan. At of course, sa iyong buong pamilya. Maraming salamat at magandang gabi sa iyo, Sister Jemima Vadil Ilarde. Ano? So, maayon ng magbinisaya, ano? Si Sister Jemima. Yes. Same kay Brother Kid. Si Brother Kid din. Magaling na rin mag-Tagalog. Ganun daw yun. Pag tayo nandoon sa Mindanao, sinisikap natin magbisaya. Kaya ngayon si Brother Kid nandito sa Luzon, sinisikap din niya mag-Tagalog. Kasama natin. Si Elder Ludin, Brother Akudili, pakibasa po ang kanyang mensahe, Brother Jeremias. May buena kaya, brother? Kayang basahin? Mm-hmm. Sige po. Go ahead, brother. Ayan, nasa script. Para kay Pastor Ludin, Brother Akudili. Good evening, Brad. Kid, Brad Kin, Brad William, and Pastor Roger, usa tanan.
Napa? Napa? Oh, Brad Rimaya. Wow. Sige, tanawa. May pong gabi idehan mo, Pastor, sa imong pag-tanaw karon o pag-subaybay sa imong atong broadcast. Bayong gabi, Elder. Daga salamat sa pagtimbaya, no? Sa pag tanaw ba, no? Tama ba? Pagtanaw? Pagtanaw. Pagtimbaya. At Elder, sa iyo, sa iyong buong pamilya, sa lahat ng kapatid natin dyan sa Bohol. Maraming salamat po at sa inyo sa tuwina ang pagkapala ng Diyos at more power po sa ating live broadcast. Patuloy natin supportahan siyempre ang mga programa, programa ng Iglesia ng Diyos sa buong Pilipinas at sa iba't ibang bansa. At lalo tigil siyempre, din naman ang programa nila Elder Ludim, ako Dili, at ganoon din naman nila Elder Samuel at Pastor Pedro Perez, ano, at sa iba pa. Maraming salamat po muli, Elder Ludim Birador, ako Dili. So mamaya po, kung may mga mensahe pa na papasok at mag-appear sa ating screen, babasahin natin. Samantarang tayo ay nagkasagawa sa pagtalakay. Nagyari sa screen yung ating topic. Ayan. So, ang paksa naman natin talakay sa gabing ito ay ang kapalaran ng mayaman. Sa English translation ay the fate of wealthy. Ano? So, alamin natin sa pamamagitan ng mga aral ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan kung ano nga ba yung fate or kapalaran nitong mayayaman at sinong mayayaman yung tinutukoy. Ano? Ang kayamanan ba ay nagiging mabuti para sa isang tao? Kung mabuti, sa anong kadahilanan? At kung ito ay masama, sa anong kadahilanan? Ano? At ano ang mangyayari kapag ang isang tao ay lubos na papahalagahan ang mga kayamanan ng sanglibutan? Ano? Sama-sama po natin na muli ay talakayin ang mga bagay na yan. At sa mga kapatid natin na nakatune in sa ating programa, kung may mga insight kayo, na gusto ninyo na maibahagi, huwag kayo magdalawang isip na ilagay sa ating comment section at babasahin natin. Dahil baka mamaya ay matututo at ma-inspire ang bawat isa sa mga insight na maaari ninyong ma-share, ano, dito sa ating programa. Muli, maraming salamat. Ito, kaka-appear lamang sa ating screen from Sister Amy, ating kapatid from Zambales. Brother Kenneth, pakibasa po. Okay. Mula kay Sister Amy, ang sabi niya dito, magandang gabi po, Pastor Roger, Pastor Rogues, mga brothers at sa lahat ng mga kapatid na nakikinig. Magandang gabi din po, Sister Amy. Maraming salamat po sa pag-tune in sa ating live broadcast, lalo na po sa YouTube channel. Maraming salamat po. Regards po sa mga kapatiran natin dyan sa Zambales at ganun din po sa inyong pamilya. God bless po. Follow-up message from Sister Jemima Badil Ilano, sabi niya, basit lang, Amok Elder. Salamat po at makakarating po ang inyo pong pangumusta. All praises and glory to God po. Amen. Maraming salamat po, Sister Jemima. At miss na namin kayo dyan sa Mutaka, Cebu, Nueva Vizcaya. Again, ang aming pangumusta sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Okay, para ito ay formal na simulan, ay atin munang unahin, nabasahin ang kasulatan ng aralin na matagpuan sa aklat ng Santiago sa Kapitulong 5. Mga talatang 1 hanggang sa 6 na ipabasa natin ito kay Brother Kid. Brother Kid, may Bible ka dyan, brother? Ay, ito pala. Meron pa tayo sa screen. Go ahead. Kita ba, brother? Kita. Ayan po. Kita po. Pagbabasa po sa kasulatan na makikita po sa Santiago 5, verse 1 to 6, nakasad po dito, magsiparito ngayon kayong mayayaman. Kayo'y magsitangis at magsihagulhol. Hagulhol dahil sa mga karalitaan ninyo sa inyong darating. Ang inyong mga kayamanan ay mga bulok at ang inyong mga damit ay nangingatgat ng tanga. Ninangatgat ng tanga. Yan po. Sa 3, ang iyong ginto at ang iyong pilak ay kinakalawang na at ang mga kalawang na ito ay siyang magiging patotoo laban sa inyo at gaya ng apoy na lalamunin ang inyong laman, kayo'y nagtipon ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. 4, narito ang kaupahan ng mga manggagawa na nagsiani sa inyong mga bukid na inirinig ninyo
sa pamamagitan ng daya ay humihibik at ang mga hibik ng mga nagsiani ay nagsipasok sa mga pakinig ng Panginoon ng mga upo. Palima, kayo'y nangbuhay ng tamasa, ibabaw ng lupa at nanggagala ang inyong pinataba ang inyong mga puso sa araw ng patayan. Panganim, inyong inatulan, inyong pinatay, ang matuwid, hindi niya kayo nilalabanan. Okay, maraming salamat, Brother Kid, sa pagbasa sa kasulatan ng ating aralin sa gabing ito. Ano? So nakita natin kung ano kagad yung connection sa kitulo ng ating paksa ano, na muli itinatalakay sa gabing ito na the faith ano, o kapalaran ng mayaman or faith of the wealthy. So napapansin natin dito na yung mga mayaman dito na binibigay o pinapakita na halimbawa ano, ng Bible o ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita ay mga mayaman na liko, ano, mga mayaman na gumagawa ng kalikuan at mga mayaman na kumbaga hindi makatuwiran, ano, hindi patas at mga mayaman na mapang-api, ano? O nangaapi ng kanilang kapwa, especially ng mga tao na mas mabababa, ano, sa lipunan, ano? So, nagkaka-idea na tayo dito pa lang sa pagbasa sa kasulatan, ano, ng aralin. O kumbaga yung kanilang puso ay dito nakatuon, ano? So sila ay nangabubuhay na tamasa dito sa ibabaw ng lupa, nagagalak, sabi ng talatang 5, at inyong pinapataba ang inyong mga puso sa araw ng patayan. Ibig sabihin, pagdating sa mga bagay ng Diyos, ito ay kontra, ano, doon sa lesson natin last Saturday. Na parang magkano sila, ano? Magka-kontra, ano, kung ating mapansin. Kasi yung ano natin, last Saturday, yung topic natin ay pagtutuon sa mga bagay ng Diyos. Samantalang ito naman, itong bagay na ito ay makasanglibutan, ano? Kumbaga taliwas, ano? Doon sa paksa naman natin lakay natin last Saturday. Mamaya, mas lalo pa nating mapalawak ito sa pamagitan ng pagsagot sa bawat katanungan. Sunod naman natin muna yung golden text or yung pinaka-key verse, ano? Nitong paksang ito ng kulay tatalakay natin o tinatalakay sa Kawikaan 28:6. Go ahead, pakibasa ito, Brother Kenneth. Maigi ang bukha na lumalakad sa kanyang pagtatapat kaysa swail sa kanyang malakad, bagamat siya ay mayaman. Okay, maraming salamat po, Brother Kenneth. Ano, ito yung pinakang sentro, ano? Or key verse, itong topic na tinatalakay natin. So, maigi raw yung dukha na lumalakad sa kanyang pagtatapat. Okay lang, ikaw dukha, basta ikaw ay tapat, ano? At yung katapatan, syempre, sa lahat ng bagay, especially sa paglilingkod sa Diyos, no? O katapatan sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. O, kaysa daw sa suwail sa kaniyang mga lakad, bagaman siya ay mayaman. Okay? So, kumbaga, nonsense, useless, ano, yung kayamanan ng tao, kung siya naman ay suwail, ano, sa kaniyang mga lakad. Madaya, hindi matuwid, hindi makatuwiran, at higit sa lahat, syempre, ay hindi sumusunod sa Diyos. O walang Diyos, ano, sa kaniyang buhay. At doon mo na makikita na ang isang tao ay liko kapag siya ay walang Diyos at walang direksyon, ano, yung kanyang landas, hindi ayon sa direksyon ng Panginoon o hindi ayon sa landas ng Panginoon. Ano? Kasi may mga bagay na matuwid sa paningin ng tao, pero sa paningin ng Diyos o sa batas ng Diyos, yun ay liko o kalikuan. Ano? Ayan yung sa ating golden text. Bago tayong patuloy, may ilang mga mensahe pa dito. Dalawa pa yung mensahe na pumasok. From Herman Baluloy, ano, sabi niya, magandang gabi po. Bakit po binabati pa kayo ng Happy Sabbat? E, tapos na ang Sabbat. So maraming salamat po sa question. So ibig sabihin, alam na ni brother, ano? So alam na ni brother ang Sabbat, ano? So mabuti po dahil alam niyo ang Sabbat, ano? Okay. So may mga kapatiran na nakabati pa rin ng Sabbat, yung tinatalakay natin ngayon regarding the Sabbat, ano? Yung lesson na tinatalakay sa nakalipas na araw ng Sabbat, ano? So, hindi lamang nalagyan ito ng belated. Supposed to be dapat belated Happy Sabbath, ano, dahil nakalipas na. Pero may mga kapatiran din po tayo o kami na yung iba ay nasa labas ng bansa at sa kanilang lugar, minsan may ganun eh, may mga kapatiran na sa ibang bansa sila. So, minsan sa kanilang lugar ay bago pa lamang, ano, bago pa lamang, for example, yung sa US, may mga Pilipino na sa US nakabase,
sa atin tapos na yung Sabat sa Pilipinas, pero sa kanila hindi pa. Ano? So may mga ganong area. Ano? Ayun po, ano? So, from Nene Akud Dili, ano? Sabi niya, good evening everyone watching here, CDO. God bless us all. Maraming salamat po, Sister Nene Akud Dili. Sa pag-tune in po sa ating programa, no, at sa pagbati. Hello po sa iyo, sa iyong pong pamilya dyan sa CDO. God bless din po. Yan din pala sila Brother Arnel, ano? Sa CDO. Hello, mm-hmm, kay Brother Arnel. Belated happy birthday pala. So tuloy po tayo para mas talo pa na maunawaan natin at masagot ang mga katanungan para sa paksang ito, ano? So simulan natin yan sa pamagitan ng pagsagot dito sa unang katanungan. At patuloy lang po, kung may mga komento na papasok, ay entertain natin. So, ang number one question natin, ibibigyan natin ito kay Brother Jeremiah. Ano ang winika sa atin ni Santiago na mangyayari sa mga mayayamang tao? Sa aklat ng Santiago 5:1. Ano? Pakibasa po ito, Brother Jeremias. Sige po. Santiago. Cinco uno. Magsiparito ngayon kayong mayayaman. Kayo'y magsitangis at magsiagulhol dahil sa mga karalitaan ninyong sa inyo'y darating. Mm-hmm. So, go ahead, Brother Jeremiah. So, ang tanong natin dito sa number one, ano ang winika sa atin ni Santiago na mangyayari sa mga mayayamang tao? So malina po sa ating binabasa rito sa Santiago 5:1 kung saan ay ang mga mayayaman ito, darating ang panahon, no, na magsisitangi sila at magsisiagulhol dahil sa karalitaan niyang nilang mga darating. No? Ayan, ano, napakalino po. Napakalino. Maraming salamat po, Brother Jeremiah, sa pagbasa at sa pag-ulit, ano, ng kasagutan, ano, sa katanungan na ano raw ang winika sa atin ni Santiago na mangyayari sa mga mayayamang tao. So ito yung mga mayayaman kanina na sa pagbasa natin sa kasulatan ay mga liko, mga mayayaman na binasa rin natin sa ating ginintuang talata, ano, na yung mga paglakad nila ay mga liko, ano, hindi matuwid, ano, especially sa harapan ng Panginoon, ano. So sabi, magsiparito kayo, o ngayon, kayo mayayaman, kayo magsitangis, at magsihagulhol dahil sa mga karalitaan ninyong sa inyo ay darating. So sabihin, itong mga mayayaman na walang Diyos sa kanilang buhay, ano? Mayayaman na mas iniibig yung salapi kaysa sa paglilingkod sa Diyos, mangaliko, ano? Ay sa hinaharap ay karalitaan ang darating sa kanila, at sabi dito sa talata ay magsitangis sila. Sabi pa dito, magsihagulhol. Ano? So alamin natin mamaya, sabi nga ni Brad Dudy kanina sa question niya sa bahay-sambahan, alamin natin bakit sila magsihagulhol. Ano? Ano ba yung naghihintay sa kanila para sa hinaharap? Ano, ano pa? Ano? So mas palawakin pa natin yan sa pamagitan ng pagsagot sa iba pang mga katanungan. Isunod natin ang pangalawang tanong, ang katanungan, ano ang mangyayari sa kayamanan ng mga taong ito? Santiago 5:2 hanggang sa 3, ipabasa natin kay Brother Kenneth. Go ahead, Brother Kenneth. Ang inyong mga kayamanan ay mga bulok, at ang inyong mga damit ay nginangat-ngat ng tanga. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na, at ang mga kalawang na ito ay siyang magiging patutuo laban sa inyo. At gaya ng apoy na lalamunin ang inyong laman, kayo'y nagtipon ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. So, well, sangayon po sa number 2 question po, mga kapatid, ano daw po yung mangyayari sa kayamanan ng mga taong ito? So, napakalinaw po ng talata na binigay ni Apostle James na sabi, ang kanilang mga kayamanan daw ay mga bulok. So, ibinase, para bang inalimbawa ni Apostle James sa mga bulok.
Kasi pag bulok, which means para katulad ng prutas o gulay, na kahit anong fresh at kahit ano pang ganda ng prutas, pag ito ay tumagal, nabubulok. Magiging walang saysay din po mga kapatid. At ang sabi rin dito, ang inyong mga damit ay minangat-ngat ng tanga. So katulad ng mga damit na sabihin na natin, merong sikat sa buong mundo na damit na sinauna na napakamahal ngayon ng presyo. Billion ang ano po ang ano kahit sa mga ano po. Pero yung itsura niya napakaluma na. At merong mga damit na nangat-ngat na tapos binibinta nilang mahal, minangat-ngat ng mga insekto, pero yun, para kahit bago, eh, magiging walang saysay. Kukupas at kukupas din mga kapatid. At katulad din daw ng ginto na sinabi ni Apostle James, mga bakal, katulad niyan, ay kinakalawang din. Para bang ang silver, pag yun ay tumagal ng tumagal, nangingitim mga kapatid. Ganon din yung, ano, eh, yung ginto, kailangan i-wash pa yan. Kaya merong to renewal mga kapatid. So hindi tumatagal mga kapatid. At ganoon din sabi, tayo daw dito ay kailangan maging magsilbing aral sa bawat isa sa atin yung patulad na nangyayari sa mga mayaman ito. Kaya nga sabi sa Mateo Mark chapter 8 verse 36, kumakamtan mo naman ang sanlibutan ay mawala mo naman ang iyong buhay. Wala din po 'yan, magiging wala sa walang saysay din po. Kaya kailangan tayo nakapokus o nakasight yung ating mga kaisipan sa mga bagay na ano po, yung patungkol about kay God, na nakasentro po tayo doon. Kaya ito yung mangyayari po mga kapatid dun sa mga mayayamang ito. Magiging walay saysay din po at yung kahinatnan ay temporary lang, hindi eternal. Yun lang po, Pastor Roger, hanggang doon lang po. Maraming salamat, Brother Bon Kenneth Rayo, sa pagbasa sa ikalawang tanong at sa kasagutan, ano? Sa katanungan na ano ang mangyayari sa kayamanan ng mga taong ito, ano? So, kumaga, pagaman pinaglagakan nila ng kanilang puso, ng pag-ibig, ano? Itong mga kayamanan ito, lubos na pinahalagahan sa kanilang mga buhay, darating at darating ang panahon na ang mga ito ay kukupas, ano? Masisira yung mga damit, sabi nga ni Brother Kenneth, gano'ng mga kamahal yan, Gucci pa man yan, or Louis Vuitton pa yan, ano? So darating ang panahon na yan ay mahisira, ano, useless yung pagiging mahal niya, ano, hindi naman siya permanente, ano, pero yun nga, nakakalungkot dahil lubos na pinaglalagakan ng pag-ibig ng tao, ng kanyang atensyon, ano, na minsan nagiging dahilan pa upang sila ay hindi makapaglingkod sa Diyos. Ano. Pinapauna lang ng Biblia, pinapaunawa sa atin, pinapahiwatig sa atin sa sangkatauhan, na kaysa yan ang lubos, na kumbaga, kaysa yan ang lubos na pinapahalaga ng tao, bakit hindi sila maging tapat sa Diyos? Katulad ng dukha, ano? Kasi na sinasabi kanina sa ating golden text, ano? Kahit dukha siya, siya naman ay tapat sa Diyos at matuwid siya sa kanyang mga paglakad. Ano? Yun pa ang mas nakakalugod sa Panginoon at meron siyang inaasahan na gantimpala sa kabila ng kanyang pagiging dukha. Unlike dito, ano? Doon sa mga mayayaman na lumalakad naman ng liko sa harapan ng Diyos. Alamin natin mamaya ano ba yung maasahan nito sa inaharap nitong mga mayayamang ito, ano. So, bukod dito sa mga disadvantage na kumbaga na nakita natin, ano, sa mga unang bersikulo. Isunod natin ang ikatlong tanong, paano pinakitunguhan ng mga taong ito yung mga nagsipagtrabaho para sa kanila? Santiago 5:4. Go ahead po, Brother William. Ganito po ating mababasa sa Santiago kapitulo 5 versikulo 4. Narito ang kaupahan ng mga manggagawa na nagsiani sa inyong mga bukid na iniring ninyo sa pamagitan ng daya ay humihibik at ang mga hibik ng mga nagsiani ay nagsipasok sa mga pakinig ng Panginoon ng mga hukbo. So ang katanungan numero 3, paano pinakitunguhan ng mga taong yaong mga ng mga taong ito, yaong mga nagsisipagtrabaho para sa kanila. Sa ngayon sa talata na binasa natin ay dinadaya nila yung kanilang mga kumbaga, yung kanilang mga tauhan, yung mga nagtatrabaho sa kanila, yung mga nagsisiani sa kanila. At itong mga taong ito na dinadaya nila ay humihibik. Kumbaga, nagdadalamhati, umiiyak sila ngayon, nalulungkot at itong mga
paghihikbi ng mga manggagawang ito ay nakarating sa Panginoon. So makikita natin even nowadays, kung sino yung mayayaman, sila pa yung napakabarat, no? In colloquial term, no? Kung sino pa yung napakayaman nila, sila pa yung mapang-api sa kanilang mga manggagawa. Andun sa kanila ng lahat ng kayamanan, karangyaan, pero kung tratuhin nila yung manggagawa nila, parang hindi na tao, parang ng robot. Ultimong yung kakainin ng kanilang mga manggagawa ay parang pagkain na ng hayop. So napakarami, no? Lalo na ngayon na andito tayo sa advancement ng technology, na si share dito sa nakikita natin sa mga sinishare sa Facebook at kung saan mga platform na mga experiences ng mga mayayaman. Nakarating doon sa mga sumbungan na matindi. May iba pinaplansya, may ibang binulag, may ibang tatanggalan na ng ipin. Iba, sobrang tanda na, ay parang kalabaw pa kung pagtatrabahuin. So ganun, di ba? Makita natin ngayon at talagang proven nowadays kung ano yung sinasabi dito sa banal na kasulatan ay totoo na nangyayari. At sa mga ginagawa ng mga taong ito ay hindi sila nakakaligtas sa mata ng Panginoon. Nakikita ng Panginoon yon. Kung kaya, dun sa mga naunang talata na binasa natin, eh napag-alaman natin doon na sa versikulo 1 pa lang, eh sinasabi na doon na kung saan ay magsisitangis naman yung mga mayayaman. Magsisipaghagulhol naman sila. At sila naman yung magiging maralita sa darating na panahon. So, yun lang po, Pastor. Ayan, maraming salamat, Brother William. Ano, napakinggan po natin ang katanungan at ang sagot, ano, sa katanungan sa pamamagitan ng mga talata na mula sa banal na kasulatan. So, ngayon, sila ay nababuhay, itong mga yamang ito. Sabi nga, nagpapakasaya. Sabi pa nga sa ibang salita, ini-enjoy yung kanilang buhay sa sukdulan, ano? Or ini-enjoy yung kanilang buhay to the fullest. Dumarating sa punto na sila ay nang-aagrabyado pa, ano, ng kanilang kapwa. At ito kasing word dito na inari ninyo sa pamamagitan ng kaya, umaga fraud yan, ano? Nangkakamkam sa ibang salita ng babo, nangkakamkam pa ng pag-aari o ng bagay ng iba, which is sa Ten Commandments ay nakasulat na huwag mong iimbutin, ano, ang bahay ng iyong kapwa, ang asawa ng iyong kapwa, o kumaga ano mang bagay, ano, na hindi sa iyo. Pero ginagawa, actually maraming mayaman na gumagawa ng ganyan, ano, kaya nga sila ay may power sa sanglibutan. So sige, pakasaya kayo ngayon, pwede niyong gawin yung mga yan, pero tandaan ninyo na susunod, ano, magbubunga yan at mag-aani kayo alin sunod sa inyong mga gawa. Ano? May another message pala dito, Brother William? From Brother Alan N. Arellano, pakibasa po. Ang sabi ni Brother Alan na Arellano, Buenas noches, hermanos, Dios, los bendiga, Lodia di bendiciones. So yan, talagang nakikita natin yung ating mga kapatiran. Lumalabas talaga yung mga hiyas sa baga gift of tongue, no? Na itong mga kapatiran natin na Pilipino nakakapagsalita ng salitang Espanyol. At yung iba namang mga kapatiran natin, no? So maraming salamat, Brother Alan. Magandang gabi daw sa atin mga hermanos. Mga kapatid. Kapatid, no? Na lalaki. Diyos los bendiga. De bendiciones. Ang Diyos ay magpanalangin ka na itong tanan. Ang Diyos ang magpanalangin ka na itong tanan sa Bisaya. Salamat ulit, Brother Alan, at kamusta ang lahat ng ating mga kapatiran dyan sa Buhol, lalo-lalo na sa ating mga ministro, mga manggagawa dyan. Sila Elder Lodem, na kanina bumati na, si Elder Samuel at si Pastor Phil Roperez. Maraming salamat, Brother Alan, at kamusta sa iyong buong pamilya, sa lahat ng kapatiran dyan sa Buhol. Kapag tinanslate natin, ano, through Google Translate yung message si Brother Alan, sabi dito, kasi hindi naman talaga totally accurate, ano, ang Google Translate, sabi dito,
Good night, brothers. God bless you of blessings. Ano? Medyo magulo yung translation ni Google. Ano? So, good evening, brothers, and God bless us all. Ano? Parang ganun yung yung ibig iparating sa atin ni Brother Alan. Ano? So, patuloy tayo. Another message, ano? From Brother Herman Badoli. Sabi niya, nasaan po yung mayaman doon sa sulat ni Dr. Lucas? Na Sinai. Ano Sinai? Na Sinai. Sa Sinai ng Panginoong Jesus. Ito siguro, Brother Kenneth, yung kaninang mention mo, ano? Sa aklat ng Lucas. Na ang pinapahiwatig doon ni Brother Kenneth, yung kanyang ini-emphasize doon, so yung mayaman, ano man yung maging achievement niya sa buhay, makamit man niya ang buong sanglibutan, kung mawawalan siya ng kanyang buhay, useless, wala yun. Same thought yan ng sinabi ng Panginoong Jesucristo sa aklat ng Mateo. Same thought po yan. No. Yun lang yung ini-emphasize niya ni Brother Kenneth. Ano? Nakasulat niya sa aklat ng Mateo, sa Mateo, kapitulong 16, sa talatang 26, ganito rin yung thought niya. Sapagkat ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawalan siya ng kanyang buhay. Ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay? Ano? Dahil nakita natin kanina, sa mga naunang talata na nabinasa natin, yung mga mayaman maliliko. Yung mga mayaman nagisitamasa. Yung mga mayaman inaari pang may daya, ano, yung mga bagay ng iba. Ano, so useless, makamtan man nila yung buong sanglibutan kung mawawalan sila ng kanilang buhay, ano ipapalit nila sa kanilang buhay? Ano, yun lang yung in-emphasis ni Brad Kenneth sa same thought na kanina ay nabanggit niya doon sa aklat ng Lucas. Ano. Maraming salamat po sa muli ay katanungan, Brother Herman Badoli, or follow-up message, ano? Kasama natin sa gabing ito si Brother Herbert Vidal. Pakibasa po, Brother Jeremiah, ang kanyang mensahe. Manindot nga gabi kaninyo diha, Pastor Roger, Brad William, o sa tanan kay Suonan. Mayong gabi po kanimo diha. Kamani. Brother Herbert Vidal. Brother Herbert Vidal. Sa imong mga pamilya, no? Kung mga kaitsunan pa rin ang ban. Manindot na gabi ipod, Brother Herbert. Ano? Si Brother Herbert, kapatid natin from New Bataan. Ano? New Bataan, Kumbal. Ano? Ayan, sa area ni Eldo Jan. Maraming salamat po, Brother Herbert, sa pag-tune in. At mensahe na yung pinadala. Magaling kumantayan si Brother Herbert. Regards, brother, sa natang kapatiran dyan at aming pagbati sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kasama rin natin, Brother Kid, pakibasa po from Brother Joshua Bautista. Dito po, may message po si comment po si Brother Joshua po from Jensen to si Brother Joshua. Sinabi niya po dito sa comment, magandang gabi, Pastor Roger at mga kapatid. Nanunood kami, mag-asawa ngayon si Sis Milky, God bless us. So magandang gabi din sa iyo dyan, Brother Joshua, no? Kumusta po? Sana po naging mabuti naman kayo dyan ng partner mo. At na-miss na rin namin kayo, brother. So maraming salamat sa pag-tune in at sana naging nasa maayos kayo na kalagayan ngayon. Yan lang po. Ayan, maraming salamat at magandang gabi sa iyo at sa iyong wife, Brother Wads Joshua Bautista. Follow message from Brother Alan. Sabi niya, salamat po, Pastor and Brothers. At maraming salamat po muli, Brother Alan. Another message from Brother Herman Baloloy. Sabi niya, nasaan po yung mayaman doon sa sulat ni Dr. Lucas? Magkalapit lang po ba ang impyerno at langit sa sulat ni Dr. Lucas? Ano? So, pakilagay mo po yung versikulo na binabanggit nyo po na sulat ni Lucas, ano? Para tingnan natin, ano? Para kung pareho ba tayo ng tinutumbok na mga talata. Ano po? Kung ano yung sulat ni Dr. Lucas na sinasabi ninyo. Again, pinaliwanag ko na kanina yung bagay na sinasite ni Brother Kenneth. Ano? Dahil ang topic natin sa gabing ito, hindi lamang tayo isang talata, kundi sa lahat ng mga talata sa Bible na may connection, ano? Dito sa mga taong mayayaman,
at sa mga tao na mas inuuna yung mga bagay sa sanglibutan. Ano? So tingin at very clear naman ano? Sa aking pinaliwanag kanina dahil yung thought na sa Lucas ay yun din naman yung thought ano? Na nandoon sa aklat ng Mateo 16:26. Ano? So again, in-emphasize si Brother Kenneth doon sa pagkabanggit niya sa Lucas na kahit makamtan man ng isang tao o ng mayamang tao yung buong sanglibutan, kung mawala naman siya ng kanyang buhay, eh anong ipapalit niya ano, sa kanyang buhay? Dahil ganun po yung maraming tao na mayayaman sa sanglibutan sa kasalukuyan. Hindi lang tayo sa isang talata, ano, nagbabase lahat ng mga talata sa Biblia. Ano, yan po ang nagsuportahan sa isa't isa. So tuloy tayo sa number 4 question. Paano nila isinabuhay ang kanilang pamumuhay? Okay. Santiago 5:5. Ito, patuloy pa, mas makikita pa natin yung iba pang mga konektado mga talata. Ano? Santiago 5:5. Go ahead po, Brother William. Ayun nga ba, Brother William? Okay, Brother Kid na. Okay, Brother Kid. Ah, go ahead, okay. Brother Kid. Hindi po. Dito po, nakasaad sa ating talata, sa mababasa po sa Santiago, chapter 5, versikulo ng 5. Kayo'y nangabuhay ng tamasa sa ibabaw ng lupa at nanggagalak ang inyong pinataba ang inyong mga puso sa araw ng patayan. So dito po nakasaad po base dito sa ano sa Santiago 5:5 dito po malinaw po yung kasagutan natin. Ulitin ko po, babasahin ko po ulit yung katanungan, paano nila isinasabuhay ang kanilang pamumuhay. So ang sinasabi po dito sa katanungan, yun po itong mga taong mayayaman po, kung paano po nila sinasabuhay sa ngayon po yung kanilang pamumuhay. So malinaw po dito sa Santiago 5:5 na ang kanilang pamumuhay ay yung kanilang klase ng pamumuhay ay nagagalak sila o yung parang todo yung kaligayahan nila. So sobra yung ano, yung parang puso nila nandun na sa pamumuhay nila bilang mayaman, tapos pinataba ang kanilang mga puso. So yung puso nila po pinataba, hindi yung literal na pinataba yung puso nila, kung hindi pinataba po doon sa mga yaman na kung anong meron sila, na preparado po yon dito sa huli na ano, mababasa sa araw ng patayan. Ibig sabihin po pinataba yung ano, yung puso nila, yung gawain nila, preparation para doon po sa araw ng patayan. Alam niyo naman po yung patayan, yun po yung pangalawang pagbabalik ni ano, ni Hesukristo. So for sooner or later, yung mga taong ano, mga taong ito makakatanggap din ng ano, ng ganitong yung kumbaga kung ano yung matatanggap nila base doon sa ginagawa nila na mali po. So yun lang po, Pastor, isa sa uli po. Ayan, maraming salamat po, Brother Kid, sa pagbasa at sa kasagutan sa tanong ano, sa number 4 na paano nila isinabuhay ang kanilang pamumuhay. Ano, so yun nga, katulad ng kanina pa ay nagiging takbo ng ating pagtalakay sa paksang ito na ang kapalaran ng mayayaman. At lahat ng mga talata na may konektado sa paksang ito ay ating tinatalakay o binabasa. Ano, sabi dito sa versikulong 5 ng kapitulong 5 ng Santiago ay itong mga mayaman na sa sanglibutan, mga mayaman na walang Diyos, ano, mga mayaman na liko, nangabubuhay ng tamasa sa ibabaw ng lupa at nagagalak. Natapakasaya sila. Nasabi ng talata ay pinapataba yung kanilang puso sa araw ng patayan. Dahil sa hinaharap, dahil nga sila ay walang Diyos, dahil sa sila ay malayo sa Diyos, dahil sa sila ay hindi hinahanap yung daan ng Diyos, hindi hinahanap yung Diyos at yung kanyang mga platuntunan, yung kanyang aral, eh ano, magiging kaya hinat na nila sa hinaharap, di parang katulad ng isang, ang example nga ni Brother Kenneth yan, kung yung nagkakamali, yung manok na inaalagaan, di ba? Na yung manok na inaalagaan, pag dumating sa tamang ano na, days, eh automatic, sila ay kakatayin. Eh. Sa hinaharap, ang Panginoon ay naglaan ng araw na panghukom. Ano, binasa natin yung ikalawang Timoteo 4, ano? Simula sa 1, ano? So, may hinaan na araw ang Panginoon para sa paghukom. Sige nga, Brother Kenneth, pakibasa mo nga yan. Na kumbaga, sa hinaharap, talagang itong mga taong liko ay matatanggap nila yung kahatulan para sa kanila o yung resulta ano, ng kanilang mga gawa.
Pwede natin i-flash sa screen kung sakali yung talata na sinabi ko. So, i-flash natin sa screen. So, may darating ang panahon na ang Diyos ay merong ilinaan na paghukom at doon na itong magiging hangganan nito mga ito. Ano? So, habang piniprepare natin ano, yung sa screen, pinapakita sa screen yung inaano ni Brother William. So, ang talata ay makikita, Pastor, sa... Ikalawang Timoteo 4.1. Ayan. Ikalawang Timoteo. Kung saan itong mga mayamang Crane na binanggit ni Brad Kidd, ay darating ang panahon na makakamtan nila yung kahatulan para sa kanila. Ano? Pagaman sila ngayon ay nagpapakasaya, nagtatamasa. Ano? Ayan. So, sabi ng talata, ipinagbibiling ko sa inyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus sa siyang hukom sa mga buhay at sa mga patay as pumagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ano? At kung saan pagbinasa man natin doon sa aklat ng John, ano? Sa chapter 5, verse 28 to 29, ay darating yung panahon na ang lahat ng mga nasa libingan ay makakarinig ng tinig ng Panginoon. Yung mga nabuhay ng mabuti ay para sa pagkabuhay na maguli sa buhay at yung mga masama ay para sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ano? Ganun po. Ano? So, ayaw man natin hindi kung ang tao ngayon ay nandun sa pag-ibig sa kayaman, sa salapi at mga liko, wala sa pag-ibig sa Diyos, ay yan talaga ang kanilang kakahinatnan sa hinaharap. Dalawang bagay lang yan, buhay po at kamatayan. Ano? Kabutihan o kasamaan, kumbaga. Ano? So, nasa tao ang pagpili kung aling daan yung kanyang lalakaran o ano ang kanyang susundin o paano siya mabubuhay ngayon sa sanglibutan ito. Yan ay para sa ika-apat na tanong. Ayun ay ano lang po, mga additional. Ano po? Meron tayong additional message dito? Sabi ni Brother Herman Baluloy, sabi niya, meron po ba kayong ginagawang Bible study? Follow-up pa bukod sa FB at YouTube. Yes po, ano po? Nagkakanta po tayo ng mga Bible studies. Actually, sa iba't ibang lugar po, minsan pag nasa Zambales, nagkakanta kami doon ng mga lectures, Bible studies, or kung may request po, alimbawa kayo, kung gusto niyo po mag-request ng Bible study, kung saang area ka po, pwede mo pong sabihin sa amin, at kung gusto mo po na kami ay pumunta, kami po ay willing ano po, na pumunta sa inyong area para po, kumbaga personal, na tayo po ay makapag-usap, makapag-aral tungkol po sa salita ng Diyos. Kung sakali may mga additional pa kayo na question, personal po na pwede rin namin na masagot. Ano? Muli po, maraming salamat. Tuloy po tayo sa number 5 question. Ano ang ginawa ng mga ito doon sa mga taong matuwid at ganap? Santiago 5:6. Go ahead, Brother Jeremiah. Inyong hinatulan, inyong pinatay, ang matuwid, hindi niya kayo nilalabanan. Go ahead po. So, ang tanong natin dito sa numerong 5, anong ginawa ng mga ito doon sa mga taong matuwid at ganap, kung saan ay ating binasa na malinaw naman, ay hinahatulan na at pinatay ang matuwid at hindi pa nilalabanan. Yeah, maraming salamat Brother Jeremiah sa pagbasa at sa kasagutan para sa ikalimang katanungan na ano ang ginawa ng mga ito doon sa mga taong matuwid at ganap. Ano, ito yung mga tao na sabi ng ating golden text kanina o ginito ang talata na bagaman sila duka, sila ay lumalakad ano, ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Pero kadalasan, may mga pagkakataon na itong mga likong ito na mayayaman ang ginagawa nila, hinahatulan, ano, o pinatay yung mga matuwid. At itong mga matuwid, sabi nga ni Pablo, ganun din naman ni Isaiah, yung mga tuwid, para mga tupa. Ano? Para mga tupa. Maamo actually, ganun tayo, na sinugo tayo ng Panginoon na katulad ng mga tupa sa gitna, ano, ng mga lobo. Kasi ang mga banal, inutusan ng Panginoon o ng Diyos na maging maamo, ano? May passage yan sa aklat ng Mateo eh, na kung paanong sinugo tayo ng Panginoon. Paki-ano nga ito, Brother William, pwede natin yung i-ano sa ating screen para masuportahan lang natin ito na pinatay yung matuwid at yung matuwid ay hindi sinarin na labanan. Ano? Kasi itong mga banal ng Diyos,
ito mga matuwid na lingkod ng Diyos, eh mga maamo sila, ano, actually sila ay sinugo na parang katulad ng tupa sa gitna ng mga alobo sa 16 ng kapitulong 10 ng Mateo. Sige, go ahead, pakibasa po. Ganito ating mababasa narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lubo. Magpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at magpakataimtimang gaya ng mga kalapati. Ganun kasi yung mga lingkod ng Diyos, ano? Yun ang inaral sa kanila ng Panginoon sa pagsugo sa kanila. So kaya nga sabi nung talata kanina, eh kanilang pinatay ang matuwid at hindi niya kayo nilabanan. Katulad ng Panginoong Hesukristo, di ba? Lumaban ba siya? Hindi. No. So, kung ang mga bagay niyo naranasan ng Panginoon, ganoon din naman ang kanyang mga banal, ganoon din na ang mga matuwid. Ano? So, yan ang ginagawa ng mayaman. Literally, sa panahon natin ngayon, ganoon talaga. Ano? Pag ang isang tao, mayaman, powerful na siyang libutan, sabi nga ni Brother Kid kanina, ano? Sa pagtalakay sa bahay-sambahan, eh kapag minsan mayaman yung involved sa isang usapin, ang batas sa sanglibutan, eh sabi ni Brother Kid, parang ano, nag-i-extend, parang nagiging garter, nababanat. Ano? Pero kapag mahirap naman yung na-involve sa isang usapin, wala na masyadong ano pa. Trial-trial pa, pulong kagad. Ano? Ganun, nakakatindi. Ano ang kalakaran sa sanglibutan. Ano? At minsan, itong mayamang ito, eh talagang ganun yung ginagawa nila sa mga banal ng Diyos. For example, sa panahon ni Hitler, ano? Ma-impluensyang tao rin naman si Hitler, pero napakaraming mga Kristiyano yung kanyang pinatay, ano? Sa panahon ni Panginoong Hesukristo, si Herodes, di ba? So makapangyarihan si Herodes at magiging Panginoong Hesukristo, sinikap din niya na patayin. At meron siyang pinatay ng mga banal ng Diyos at kasama na si ano, si Juan, ano? Si Juan Bautista. Si Juan Bautista ay taong matuwid, ano? Oh, siya ay hindi naman nating masabing mayaman si Juan, ano? Sa ilingkod ng Panginoong Hesukristo. So, siya isang mababang tao lang din. Actually, pag binasa natin diyan sa aklat ng Acts, chapter 4, verse 13, yung mga banal, yung mga alagad ng Panginoon, sabi nga diyan, mga walang pinag-aralan. Ibig sabihin, lumababa na sa paningin ng mga tao sa sanglibutan. Ano? Pwede natin i-ano yan, brother? I-plus the screen. Acts chapter 4, verse 13. Ano? Kahit sila Pedro, sa paningin ng mga tao sa sanglibutan, lumababa. Dahil nga sila ay mga walang pinag-aralan. Dahil sa kanilang mga pagiging walang pinag-aralan, dukha o mababa, ginagawa ng masama, ano, o hinahatulan itong mga mayayaman. So katulad na nangyari kay Juan Bautista na siya ay namatay. Actually, si Juan Bautista pinagbuhatan ng liig, ano, nung birthday ni, ano, pakabasa. Yan. Ganito ating mababasa sa mga gawa, Kapitulo 4, versikulo 13. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at pagkatalastas na sila ay mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at nangapagkilala nila na sila ay nangakasama ni Jesus. Okay, so sila ay kabilang, ano? Sila Pedro, sila Juan at iba pang mga alagad, kabilang yan, ano? Sa mga taong matuwid, sa mga alagad, na ginagawa ng masama nito mga taong matatahas ang libutan, mga mayayaman, ano? So pinatay ang matuwid at hindi niya kayo nilabanan, ano? Dahil ang turo ng Panginoon sa aklat ng Epeso, ang ating pakiibaka, hindi sa laman, ano, sa Epeso 6, ano, pero din natin isama dahil sa mahalaga yung ating oras, ano. Ayan, so makaragdagan lang yun para sa ikalima. Dako tayo sa ika-anim. Paano ang rapat na ginawa ng mga taong ito sa kanilang kayamanan? Para ito kay Brother Kenneth, go ahead, Brother Kenneth, mga awit, 62 verse 10. Okay. Paano nararapat ginawa naman? Huwag kang tumiwala sa pagkapighatian at huwag maging walang kabuluhan sa pagnanakaw. Kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag niyong paglalagakan ang inyong puso. Okay. So, sangayon po sa number 6 question, paano daw po nararapat na ginawa ng mga taong ito sa kanilang kayamanan? So napakalinaw po ng talata na itong mga taong ito, ang dapat gawin daw po sa kanilang kayamanan,
sabi ng talata, huwag kang tumiwala sa kapighatian at huwag kang maging walang kabuluhan sa pagnanakaw. Para bang pinapahiwatig dito ni King Solomon na huwag mong isiwalang bahala yung patuloy mong pagnanakaw. Para bang huwag kang nakatuon yung pansin mo sa bagay na okay lang yan. Ganito, bagay na ito, okay lang maging ano, focus lang sa kayamanan, ganito. Para bang nakatuon lang siya, pero dapat huwag tayong yung kapighatian, dapat nakatuon yung isip natin na yung kapighatian na mangyayari, yung magiging resulta kung yun ang gagawin natin. And then sabi niya, kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag niyong paglalagakan ang inyong puso. So pinaiingatan to mga mayayaman na ito na huwag daw po na paglagakan ang inyong puso. Ibig sabihin yung pag-ibig sa salapi o pag-ibig sa kayamanan. Kasi po, mga kapatid, kaya pinayo ni King Solomon yan. Kasi pag minahal mo yung, hindi, yung kayamanan, mga treasure, ginto, pilak, mga salapi, tapos hindi ka na nakapokus sa Panginoon at lagi na lang doon yung kayamanan, ano na magiging resulta mo? Lalo na yung mga payot, mga paalala, mga utos ng Diyos, kung hindi mo na sinusunod at nakapokus ka na lang, nakasentro na lang ba? Sabi nga ni Brother William, nararinig ko kanina na dapat tayo nakasentro yung focus natin sa about kay God. Hindi doon sa lagi yung nakatuon yung puso natin sa kayamanan. Diba? Sabi nga ni ating Panginoong Kristo na kailangan isa lang yung Panginoon natin. Hindi po pwede tayong maglingkod sa dalawang Panginoon. So kailangan i-priority natin, first of all, yung about kay God. Optional lang itong kayamanan. Kaya hindi dapat pwede nating mahalin yung mga kayamanan na ito kasi ang kapalit nito mangyayari yung mga kapighatian. Yun lang po, Pastor Roger. Balik po sa inyo. Ayan, maraming salamat po, Brother Kenneth, para sa pagbasa at pagsagot sa ika-anim na katanungan na paano narapat na ginagawa ng taong ito sa kanilang kayamanan. So instead na sila yung mga liko, nagtatamasa, nag-aari ng baydaya, ano, sa mga bagay ng iba. So dapat makontento na sila sa anong mayroon sila. Ano? Kapag ang kanilang kayamanan ay lumago, huwag paglagakan ano, ng puso. No, hindi kay hindi dapat ganun. Kasi ang pangako ng Diyos nga, katulad ng madalas nating nababanggit sa ating programa, ang Diyos kasi, kapag ka ang tao faithful sa Kanya, no, faithful ang Panginoon, ang Diyos mismo nagbibigay ng blessings. Ano? Pero ang kaibahan sa taong may Diyos at sa taong walang Diyos, ang taong may Diyos, ang taong naglilingkod sa Diyos, pag binigyan siya ng blessings ng Diyos, binabalik niya sa Diyos ang pasalamat at ginagamit din niya ito sa patuloy na paglilingkod sa Diyos. Hindi nagiging daan yun para siya ay mapalayo sa Diyos. Ano? Kabaliktaran itong mga taong kayaman na mayroon na sila, hindi sila naglilingkod sa Diyos, pagkatapos gumagawa pa sila ng masama sa kanilang kapwa. Ano, nanggugulang pa sa mababaw na Tagalog, nanggugulang pa ng kanilang mga kapwa. Kanina nabanggit nga ni Brother William kung anong mga klase ng pagugulang yung ginagawa ng iba, ano. So, marami siguro nakaka-relate dito, ano. So, pansinin bago ang susunod na katanungan, ang pagtutuo ng pansin sa kayamanan ay uubos sa lahat ng ating panahon at lakas. Tayo ay tinawag upang paglingkuran ang Diyos at ang pagtutuo ng pansin sa kayamanan ay makakaabala sa atin mula sa pagkatawag na ito, ano. So, tunghayan ang Mateo 6:24. Pakibasa po ito, Brother Brother William, go ahead, pakibasa. Mateo 6:24. Ganito ating mababasa sa Mateo 6:24. Yating i-plus sa screen para makita. Sige, ito. Mm-hmm. Ito, wait. Mateo 6:24. Sino may hindi makapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang kalawa o kaya'y magtatapat siya sa isa at pauwalang halaga ang kalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Okay. Ay, maraming salamat, Brother William. Ano? So ito ang naisip parating ano? Nitong ating pansinin. Ano? So instead na ang tao ay magtutuon sa kayamanan, hindi dapat ano,
dapat ang kanyang gawin ay yung lesson natin last Saturday, ano? Pagtuunan ang mga bagay ng Diyos o mga bagay na ukol sa Diyos, no? Upang siya naman ay makaipon ng mga bagay ng biyaya na para sa langit, ano? Sabihin yung pangako ng Ama na nasa langit sa mga tao na susunod sa kanya o pangako niya sa mga banal, ano? Instead na yung mga bagay sa sanglibutan. Kasi nga hindi po pwede na makapaglingkod tayo sa dalawang Panginoon. Hindi pwede na sabay paglilingkuran natin ang Diyos at the same time ay kayamanan. Sabi nga ni Brother Rudy kanina, actually mamaya matatalaka yan sa ating pansin. Sabi nga ni Brother Rudy kanina, yung pera o yung kayamanan gagamitin ng tao. Dahil kailangan naman ng tao yan sa araw-araw. Ha? Pag may tao na nagsabi na hindi niyang kailangan, eh ano yun, dadayain niya yung kanyang sarili. Ano? Dahil kailangan natin yung mga bagay na yan sa sanglibutan. Pero hindi yan yung pinakamahalaga sa atin. No? Inagagamitin natin. Parte yan ang buhay ng tao. Pero hindi tayo yung magpapagamit sa kanya. Ano? Hindi tayo kapagamit sa kayamanan. Hindi tayo yung magiging sunod-sunuran sa pera. Na yung pera yung susundin natin na magalingkod ng Diyos o ng sinumang tao. Kasi dapat hindi yun. Ano? Hindi dapat yung pera yung kanilang pinapanginoon. Hindi pinapanginoon ng sinumang, kung hindi ang Diyos. Ano? Pero yan, kasabay ng pagiging faithful natin sa Panginoon, siya rin naman ang nangako sa aklat ng Mateo 6:33. Ano? Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag na lamang sa inyo. Yun ang kaibahan ng tao na walang Diyos at doon sa tao na may Diyos. So, sa tinatalakay natin, more on tao ito na walang Diyos sa kanilang buhay, kaya sila mga lito. Ano? So, sunod na tanungan sa ikapito. Ano ang mangyayari doon sa mga nagnanasa na yumaman? Unang Timoteo 6:9. Go ahead po, Brother William. Ganito ating mababasa, datapuat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. So ano ang mangyayari doon sa mga nagnanasa ng yumaman? Sa tanong numero 7. Sa ngayon sa talata na binasa natin, yung mga nagnanasang yumaman ay nangahulog sa tukso at sa mga silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga ito sa kapahamakan at kamatayan. Sa papaanong paraan, baka naman sabihin ng mga nanonood sa atin, ay Brad William, pastor, mga brothers, hindi na pala tayo pwedeng nasang yumaman. So itong word kasi mga kapatid na nagnasa, iba po ito sa naghahangad o kaya iba itong word na nagnasa sa ikaw ay naghahangad o kaya kumbaga nagnanais ka. Yung pagnanasa ay andun na agad yan sa paglabag sa 10 utos. Huwag kang mag-imbot. Yung kasing pagnanasa ay pag-iimbot yun. No? Yung magnanais ka, para doon sa sabi nga ni Pastor kanina, kailangan din naman natin ang pera. Pumunta ka sa palengke, bibili ka ng pagkain, sasakay ka ng tricycle, kailangan mo ng pera. Bibili ka ng damit mo, pag-aralin mo mga anak mo, kailangan mo ng pera. Kailangan mo ng masakyan, no? Mamamasahi ka. Kailangan mo yung, kumbaga, pera, pero hindi mo siya ninanasa. So, ibig sabihin, mga kapatid, para gamitin natin sa mga pangailangan natin. So, hindi ang pera o ang kayamanan ang gagamit sa atin. At nabanggit na nga po kanina, no, sa mga discussion nating nauna. So, pag ninasa natin ang yumaman, yun po yung naitanim sa puso mo, yun na po ang laman ng puso mo kasi ninasa mo na yan. So, naalis na dyan yung pag-ibig mo sa Diyos na siyang pinakamahalaga sa lahat. Kung mapapansin natin kanina, sa nauna, pinaghambing agad yung hindi makapaglingkod sa Mateo 6:24. Hindi makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kung paglingkuran mo yung isa, kasusuklaman mo naman ang isa. No? Sabi doon sa Mateo 6:24.
Ngayon, hindi makapaglingkod ang tao sa kayamanan at sa Diyos ng sabay. So, ibig sabihin, dapat, ang pinaparating dapat tayo, ang ilagay lang sa puso natin na pagnanasa, yung pagnanasa na kung paano natin trabahuin yung ating kaligtasan. Sabi ng Diyos, ibigin mo ang Diyos sa buong puso mo, sa buong kaluluwa mo, sa buong lakas mo. At ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Yun po yung pag-ibig o pagnasa na kailangan na meron ang puso natin. Hindi po yung pagnasa sa kayamanan. So, yun po, no? At siguro sa tuloy na pag-discuss pa natin, ma-highlight pa o makikita pa natin. Kasi siguro malilito din yung iba na nanonood. Eh, paano na yan? Eh, paano kung yayaman ako? Kasalanan pala yun. Hindi pala ako maliligtas. Baka ganun ang nasa isip ng ibang manonood sa atin, which is ipapaliwanag na maayos ni Pastor sa mga susunod pang mga talaga o masunod pang mga katanungan. Maraming salamat, Brother William. Ano? So, yun po ano. So, iba kasi yung word na pag nanasa, ano, kumbaga parang pinaprioritize mo siya, pinagnanasaan mo, nagiging dahilan para ikaw ay magkasala. Katulad doon sa Ten Commandments nga, o sa pangutos, kasamang utos sa yung huwag mag-iimbot o mag-iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, ang asawa ng iyong kapwa. Yung iba, nagnanasa na yung mama, ano ginawa? Ng hold up ng bangko, nag-akyat bahay. Ano? Diba? Sa kung ano pa mga kalikuan, ano, ng daya para lang makuha yung kayamanan na yon. So without being faithful ano sa Panginoon. Pero again, ulitin ko, pag ikaw ay faithful sa Panginoon, sabi niya, anong pangako niya? Ang mga bagay na ito ay pawang idaragdag na lamang sa inyo. Dahil bago pa man natin idalangin sa Diyos yung ating kailangan, alam na ng Panginoon. No, alam na ng Panginoon. Pag binasa natin 'yan sa aklat ng Mateo, sa simula sa 31 patuloy, ano? So alam na ng Panginoon 'yan. Alam niyo na kailangan natin 'yan, pero hindi 'yan yung pinakang priority natin, kundi ang paglilingkod muna sa Panginoon at idaragdag na lamang sa atin itong mga biyaya nito na kailangan natin. So tuloy tayo. Sa number 8 question. Kaya nga, ano ang ugat ng lahat ng kasamaan at ano ang naibubunga nito sa tao? Unang Timoteo 6, Jesus. Go ahead, Brother Kid. Sige po, Pastor. Yung katanungan po, basahin ko lang po ulit. Kaya nga, ano ang ugat ng lahat ng kasamaan at ano ang naibubunga nito sa tao? Yung kasagutan po, mababasa po natin sa talata ng 1 Timoteo chapter 6, versikulo 10 po. Dito po nakasaad, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay, tama po ba? Sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. So, malinaw po dito sa sinasaad po ng ating talata na binasa po natin dito sa 1 Timoteo 6, versikulo ng 10, na yun po pala ang ugat po ng lahat ng kasamaan ay salapi po pala. So, yun. So, ulitin po natin yung sinabi po ni Brother William, na parang magko-question na nga yung mga audience po natin dito, no? Kasi pag sinabi yung salapi, nakasaad dito sa talata na ito pala yung ugat ng kasamaan. So, depende po yon, no? Depende po yon. So, meron pa naman tayong further na mga discussion about dito. Pero, base po dito sa talata na to, makikita mo sa ngayon na panahon na to ngayon, yung mga tao, dito po nagpo-focus ngayon sa salapi. Kaya po, pag nandun yung puso mo sa salapi, nahuhulog yung tao sa mga tukso, kung ano man yung mga kagustuhan o mga layaw, kung anong gusto nila o mga luho. So pag nahulog ka sa tukso na yun, nawawala ka na sa focus mo doon sa mga bagay na dapat na priority mo. Ano ba yung mga priority mo? Yung pong pananampalataya mo sa Diyos, yung mga kautusan, sinusunod po natin, yung mga words of God, yun po dapat supposed to be. So nawawala po yun kasi po, nandyan na po yung focus natin sa salapi po. Kasi yun nga, yung salapi, yun na kumbaga yung gumagalaw sa buhay natin. Siya na yung naghahari sa buhay natin dito sa puso natin.
So yun lang po. I'm sure meron pa po tayong mga karagdagan ng mga paglilinaw po dito sa bersikulo na to about sa salapi para po maliwanagan po yung mga nakikinig po sa atin. Ibabalik ko po si Pastor Roger. Maraming salamat po, Brother Kid Cabanes, ano, sa pagbasa at ganoon din naman sa kasagutan sa ikawalo, ano. So, yun nga, ano, maliwanag, ano, na yung pag-ibig, ano, yung pag-ibig kay salapi, yun yung ugat, ano, ng lahat ng uri ng kasamaan, ano. Dahil nga sa nasa pagganasa ng iba ay nangasinsay. Mapapansin natin dito, ha, hati-hatiin natin dito, yung salapi, sa kanyang sarili, walang magagawa yan. Bagay lang yan, eh. Diba? Hindi niya magagawa makapanakit ng sinuman, ano, sa ganang kanyang sarili. Pero kapag ang isang tao, yan ang mas pinahalagahan, yan yung mas inibig sa time na magiging harmful, ano, para sa iba, sa pamagitan ng tao na gumagamit dito. Ano? So sabi ko nga kanina, gamitin natin, pero wag nating ibigin. Yung word na pag-ibig kasi, ano, sabi nga ni Brother William, dapat ang inibig natin higit sa lahat yung Diyos, ng buong puso natin, ng kaluluwa natin, sa aklat yan ng Matthew chapter 22. Ano? Yeah, bigyan natin ng context. Ilaiba kita natin ang talata. Matthew chapter 22. Dahil binabanggit na rin natin, nadilagyan natin sa screen. Sige. O, hindi pag-ibig sa salapi, kung hindi una dapat pag-ibig sa Diyos. 22. Ito sa 22 ng Mateus at simula sa 37. So, i-flash natin sa screen. Pwede, pwede. Ayan. Ayan. Ayan, ano? Supposed to be yan muna yung una. Hindi, dapat aalisin yung pag-ibig sa salapi. Dahil ang dapat, supposed to be yung pag-ibig sa Diyos. Ano? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ang buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Ikalawa, o pag sinamaray siya na yung Ten Commandments, ang pangalawa, katulad ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Wala yung salapi dyan. Ano? Una yung Panginoon, pangalawa, pag-ibig sa kapwa at kagaya ng iyong sarili. So mali. Ang nangyari sa ibang tao, doon na sila nakapokus sa salapi at wala na ito, ano, yung pagsunod sa utos ng Panginoon, ano, para mas madali lang natin na na magets. Kaya nagiging masama, ano. So ngayon, gusto ko ulit bigyan ng konteksto na hindi lang din naman yung mga taong mayayaman yung nakagawa ng masama dahilan sa pag-ibig sa salapi. Even ang konteksto nito, even may hirap, ano. Minsan dahil sa pag-ibig nila sa salapi, gumagawa sila ng mga kalikuan, ano. Oh, actually marami ngayon, manood ka ng TV, makita mo sa Facebook, makikinig ka ng mga radyo, ano, mayroong nang hold up, mayroong nagnakaw, ano, may pinatay na ganito, may pinatay na ganyan, ano yung reason nila, kahirapan sa buhay, ano. So pareho, kahit mayaman yung tao, kahit mahirap, kapag kainibig yung salapi, nagiging daan, ano, para sila ay maging masama, ano, at para sila ay gumawa ng mga kasamaan, o sila ay nangasinsay. Sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan, sabi ng talata. Dagdag pa, may dagdag na message. Si Brother Herman Baloy, sabi niya, sabi ng Panginoon, kung nasaan ang kayamanan mo, naroon ang puso mo, patayo sa isbendit mo. Yes, ito po. Ano? So, ayun yung mga tao nga na ang pinapahalagahan nila is yung kayamanan. Katulad nito. Ayan, ano? Dahil inibig po nila yung salapi. Pero i-plus na rin natin, brother, sa screen, yung talata na binigay ni Brother Herman Baloy. Kasi inibig ka nila, ano, inibig kasi nila yung kayamanan. Iba kasi yung tao na nasa Diyos, wala ang pag-ibig niya sa kayamanan, pero siya ay patuloy na binibigyan ng biyaya ng Diyos, ano? Pero hindi niya binibilang 'yon, nakatulad sa isang tao na walang Diyos. Sapagkat kung nasaan, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doon ang iyong puso. Correct. Yes, ganun mangyayari. Once na ikaw ay mas pinapahalaga mo talaga yung kayamanan, talagang mawawala ang Panginoon, ano? Mas siya yung mas ipa-prioritize mo dahil nandyan ang puso mo. Pero kung ang puso mo na nasa Diyos, ha? So wala, hindi mo yan ibibilang, ano? Actually, kung may blessings naman na darating, gagamitin mo yan sa patuloy din naman na paglilingkod sa Job. Ilang mga halimbawa, Abraham. Si Abraham ay mayaman, ano? Isang halimbawa, Solomon. Pero sila yung mga lingkod ng Diyos. Isa pang halimbawa, King David. Sa mga halimbawa, Job, di ba? So sila'y mayayaman pero lingkod sila ng Diyos. Pero wala sa salapi, wala sa kayamanan yung kanilang pag-ibig. No? Dahil sinasadala kasulatan na sila ay mga matuwid. At actually, napakaraming mga passage sa Bible na kung paano sila ay pinapakita ng Diyos na halimbawa, ano,
para sa atin ngayon sa kasalukuyan, ano, sa mga tao sa kasalukuyan. Next number. Bago ang number na yun, pansinin tayo, hindi ang salapi mismo ang masama. Katulad ng ating kinaklaro kanina, no? Kundi ang pagnanasa na nasa puso ng mga tao para dito. Ang nagnanasa para sa kayamanan, ang naglalayo sa atin mula sa Diyos. Ano? Dahil hindi mga kailangan magnasa, hindi natin kailangan magnasa. Dahil may pangako naman ng Diyos. Ano? Seek ye first the kingdom of God. Ano? And these things will be added unto you. Ang mga bagay nito ay pawang idaragdag na lamang sa atin. Nandiyan din sa talata na binasa, na binigay sa atin kanina, sa kapitulong 6 ng Mateo, sa 6:31 hanggang sa 33. Next number. Paano pala natin pakikitunguhan ang kayamanan? Pilipos 4:11 hanggang sa 13. Go ahead, Brother Jeremiah. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa, marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. So, sa tanong number 9, kung saan ay at naman napakinggan ang mga nakasulat dito sa Pilipos na kung paano pala natin, no, pagitunguhan ang kayamanan. So, kung tutusin, para sa mga mananampalatay, is basic lang ang pagkitungo natin dito sa kayamanan. So, bago lahat, pupos muna tayo sa pang-espiritual na kalagayan bago yung kayamanan ng pansanlibutan. Kasi kung tututok tayo sa kayamanan ng pansanlibutan, so, magkakaroon tayo ng problema doon sa ano natin, sa pananampalataya natin kung ating basehan ito ang mga talatang ito, no? In-emphasize dito sa number 11 na hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. So, mayroon na itong kalagayan na ano, sagana, no? Pero hindi ito ang pinapatungkulan niya sa ganitong sa number 11, kundi ang gusto niyang paiwatig dito na kung saan ay atin itong pukusan ang sino nagpapalakas sa atin. Walang iba kundi ang Diyos, no? So, dapat sa Diyos tayo muna sumintro bago ang lahat ng mga bagay na kung saan ay kung tutusin, pawang idaragdag lang naman ang lahat ng mga bagay na ating kinakailangan. So, balik sa iyo, Pastor. Maraming salamat, Brother Jeremiah, sa pagbasa sa ikasyam na katanungan at sa kasagutan din. Ano? So, ito yung isang example po kanina na sinasabi natin, ano? Na pag ikaw ay taong may Diyos sa buhay, ikaw ay lingkod ng Diyos, una muna sa iyo, yung pagiging faithful sa Diyos, yung paglilingkod sa Diyos. At ang Diyos ang nangako ng pao ang lahat ng mga bagay na kailangan natin ay pawang idaragdag na lamang sa atin. So, isang halimbawa, si Apostol Pablo, sabi niya dito, sa verse 12, marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Ano? Nandiyan palagi yung kasiyahan, kakontentuhan sa anumang bagay na ipagkaloob sa atin ng Diyos. Ano? So, bigyan ka ng Diyos sa maraming blessings, manatili ka pa rin, manatili ka sa pagiging faithful sa Kanya. Manatili ka sa kasayahan mo na ikaw ay naglilingkod sa Kanya. Huwag maging daan yung blessings na ibibigay sa iyo ng Diyos para ikaw ay magliliko at gumawa ng masama sa iba. At talo-tigit upang huwag na maglingkod sa Panginoon. Ano, hindi po ganun, ano? So, kung faithful ka, binigyan ka ng biyaya, patuloy mong gamitin para ikaw ay makapaglingkod sa Kanya
at maging daan din para makatulong sa iba dahil lang ganyan ang ginagawa ng mga tao na nasa Bible ay binigyan ng Panginoon ng mga biyaya katulad ni Solomon. Ano? Si Solomon, hindi naman siya nagnasa ng kayamanan, di ba? Pag binasa natin yung kwento ni Solomon, hindi naman siya humingi sa Panginoon ng kayamanan eh. No? Ang hiningi niya sa Panginoon, karunungan at magagamit yung karunungan yon sa paglilingkod sa Panginoon at sa pag-guide sa kanyang bayan, sa bayang Israel. Pero dahilan siya ay faithful sa Panginoon at siya ay gusto maglilingkod sa Panginoon, yung mga bagay na hindi niya hiniling, mga bagay na hindi niya hiningi, ay ibinigay din naman sa kanya ng Panginoon. At ganoon din naman si Abraham. Si Abraham, maraming tauhan eh. No? Oh. At sa pamamagitan ng mga biyaya ni Abraham, kahit si Lot, di ba? Eh, nakasama niya noon si Lot. Oh, tapos si Lot, nagkaroon na rin ng mga kayamanan. No? At iba pa, napakarami pa mga patutuo po sa Biblia. No? So, hindi natin iibigin yung mga bagay na yan. Lagi ang pag-ibig natin sa Panginoon. At ang Panginoon ang nangako na hindi niya tayo pababayaan kahit na kailan at ang mga bagay na kailangan natin pawang idaragdag na lamang sa atin. At ulitin ko doon sa Psalms chapter 62 verse 10 sa second part ng talata, kung ang kayamanan ay lumago, huwag nating paglagakan ng ating puso. Dahil pag ganun ang ginawa natin, magiging liko na tayo at magiging hadlang upang tayo ay makasunod sa Panginoon. Huwag mag-ibigin, huwag lagakan. So, yan po ano. May ano pa tayo? Sunod pa ba? Ano? So, wala na. Ano? So, yan ang pagkatapos ng ating aralin sa araw na ito ng Sabat. Bago tayo magtapos, may pahabol na tanong si Brother Roman Baluloy, Pastor. Okay. Sabi niya, sa iglesia na kinabibilangan nyo, tumatanggap po ba kayo ng matandang dukha? Kahit sino pong tao, ano? Kahit sino pong tao na ilinalapit ng Diyos sa iglesia ay hindi po pwedeng tanggihan namin. Hindi po pwedeng tanggihan ng iglesia. No. Kahit dukha o kahit sino pa ano po, na tao. Dahil ang nagdadala po ng tao sa iglesia, dito sa iglesia ng Diyos, ang naglalapit ng isang tao sa iglesia ng Diyos, hindi ang sinumang tao, kundi ang Diyos mismo. No, kahit gustuin pa ng sinumang tao na siya dalhin sa iglesia, ilapit sa iglesia, kung ayaw ng Diyos o kung hindi siya tinatawag ng Diyos, ay malabong mangyari yun. Ano? Sa Juan, ano? Juan 6:44. Basahin natin. So, hindi po natin tatanggihan yan. Ano? Yan po ay tinatanggap natin sa iglesia ng Diyos, kahit sino, kahit siya pa ay dupa. Pwede natin i-flash, Brother William, sa screen. Okay. Juan 6:44. Ito po ang ating mababasa. Juan 6:44, walang taong makalalapit sa akin maliban nang ang amang nagsugo sa akin ang sa kanya'y magdala sa akin at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ayan. So kahit po sinasabi niyo matandang dukha na dadalhin ng Panginoon, dadalhin ng Diyos sa iglesia, no, ay hindi po tanggihan ng iglesia yan. Ano? Dahil siya po ay ilinalapit ng Diyos sa iglesia. Dahil yung iglesia po, ang sinisimbolo niyan ay yung katawan ng Panginoong Hesukristo sa aklat ng Kolosas 1:18 at Kolosas 1:24. Last na mga talata, brother, babasahin natin bago tayo magtapos. Mm-hmm. Basahin natin sa Kolosas Kapitulo 1, versikulo 18, talon sa 24. Mm-hmm. Ganito ang ating mababasa. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. 24. Sabi dito, ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo at aking pinupunuan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Yes. At yan po ang tungkulin ng mga banal, ano? Na patuloy na ipamahagi yung ebanghelyo para sa sino mang tao na tawagin ng Diyos at ilapit sa iglesia ng Diyos ay magkaroon ng pag-asa at makapanghawakan para sa pangako niya na buhay na walang hanggan. So maraming salamat muli Brother Herman sa inyo lahat mga kapatid sa pagsama sa amin sa live broadcast sa gabing ito. Dahil dyan inatapos ang ating pagtalakay. Time check tayo, 9:52. Ano? So bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay sa gabing ito, tayo po muna ay magsagawa ng isang pagtatapos na panalangin.
At pangunahan sa atin ni Brother Jeremiah Maybuena ang panalangin. Go ahead, Brother Jeremiah. Ama namin panahon sa katastasan ng mga langit, maraming salamat sa inyong itubay, pag-ingat at pagsama sa aming programa kung saan ito ay patuloy na pinamahagi namin. At mumula sa inyong pag-iingat at paggabay at pagbigay ng mga karunungan and nagpamamahagi namin ang butil ng kabuduhan kung saan may palaganap nawa at tanggapin sa mga taong wala pa sa kabuduhan ang mga salita mo kung saan ay magdadala ito sa tao ng kaligtasan kung saan siya ay tumanggap ng katotohanan. Amang banal sa mga pagkatapang ito sa pansamantala namin pag-iwalay, nawama ay asamahan mo kami sa aming pagtulog ngayong gabi o kaya sa aming mga kasamahan na uwi sa tahanan. Ingat ang silaan hanggat sa mga karating ng mga tahanan na ligtas at walang anuman na mangyayari ng mga masama at sa makasama ang mga pamilya. At mga banal sa mga pagkakataong ito, kami po'y dumadalangin sa aming mga kapatiran na may mga kundaman ay po'y niyo po sila sa palang kamay, pagalingin, nambalikin ang dati nilang mga kasiglahan at madalangin din po kami sa mga kapatiran na hindi po namin nakasama sa programa kanina ng Sabat kung saan ay po'y niyo po sila sa inyong mga palang kamay na sa susunod na Sabat ay makasama po namin sila sa pagpupuri ninyong kailang panganan. At itong aming halit na langit sa inyo, Ama, nawa ay makakabuti po sa inyo. Hindi nga magbalik po sa amin ang may kasagutan na naayon sa inyong kalooban sa pamamagitan lamang ng inyong anak, si Jesus Cristo, sa aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat mga kapatid sa pagsama po sa amin sa live broadcast sa gabing ito at magkita-kita tayo sa mga sunod pa natin na live broadcast, especially every Sunday po o bukas, ano? Para po sa pantalakay sa ating mga aral dito sa Iglesia ng Diyos at pagsagot naman sa mga katanungan ng ating mga viewers, Facebook at YouTube na hindi pa nabigyan ng kasagutan. Ano po? Sa gabing ito ay pansamantala po muna na kami magpapaalam sa pagpasalamat na lamang sa ating technical side, Sister Caroline Astillero. Sa ngalan po ng Iglesia ng Diyos at sa ngalan ng ating programa ng Tinig ng Tunay na Iglesia, ako po ang inyong lingkod, Brother Roger Astillero. At ako naman ang inyong panglingkod, Brother William Clirigo. At ako rin naman po, ang inyong lingkod ay si Jeremiah Maybuena. At ako rin po ang inyong lingkod na si Brother Bon Kenneth Rios. At ako din po ang inyong lingkod na si Brother Keith Cabanis. Good night and God bless po mga kapatid, papuri at pasalamat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen.